Nakakuha ko siya ng 1.2 million pesos. Gusto ko siya makilala ninyo kasi gusto ko tularan niyo siya. O bakit to? Walang tao na hindi nangailangan ng pera, pero minsan hindi ko naman inisip na ang kinin yung pera dahil hindi naman po akin yun. Ayun po, yung pinakamasaya natanggap ko po dyan, nasulatan po tayo ng tagapamahalang pangkalahatan. Binigyan po ako ng isang sulat na galing po sa kanya. Kaya sobrang pasasalamat na po ako. Yun lang po, isang napakalaking biyaya na po yun. Yun ang galing sa tagapamahala po, kay Ka Eduardo Manal. Isang napakalaking biyaya po yung natanggap ko na. Bukod pa sa pera, bali wala yung pera, makukubos po yun eh. Pero yung galing po kay Ka Eduardo Manal, isang liyam, napakalaking biyaya na po sa akin. Nakilala niya yung ginawa ko. May mga turo po sa iglesia po na ganyan. Sa mga pagsunod, kailangan matalino tayo. Diba? Alam naman natin na sa sarili natin kung ano yung tama at mali. Kailangan din naman nagkukulang ang tagapamahala, ng paalala, pagbabagong buhay. Pero hindi kaila yung mga tinuturo kundi tama lahat. Kaya nga po, lagi po ako nagpapasalamat sa tagapamahalang pangkalahatan, si Ka Eduardo Manalo, na walang sawang magtuturo na maging integridad, maging tapat, maging masunurin. Kumbaga kami, malalaki na kami, alam na namin yung tama at mali. Yung lagi lang pong paalala sa amin ng tagapamahala, yung lagi tinuturo po sa amin, ayun po ang pumapasok lagi sa isip namin na para gumawa po ng tama.